Matagal ko nang naririnig, nababasa at napapanood ang ilang mga inspirational stories tungkol sa beekeeping o bee farming. Matagal ko na rin binalak na pag-aralan nito para magkaroon ng mas malalim na pang-unawa kaugnay nito. Pero hindi ko magawa. Kaya may nagsasabi sa akin na sayang daw ang oras, sayang ang panahon. Kaya ngayon, eto na. Samahan niyo ako dahil feeling ko kailangan nang gawin natin ito. Kailangan nang gawin natin ito. September 27, 2020, araw ng Linggo. Kasama ko ang bayo kong pogi, si Kuya Ke, ang kanyang pretty cute na Esme, si Ate Yela. At syempre, hindi pwedeng maiwan ang my one and only, my gorgeous honey, si Nani, ang ating finance officer. At kami ang sugod bahay, bahay ng bubuyog. Napadpad kami sa apiary ni Doc PJ. Ang apiary ay ang lugar kung saan nagkaganap ang beekeeping o bee farming. Sa madaling salita, bee farm. Dito ay naalagaan ang mga colonies ng mga bubuyog. Si Doc PJ ay doktor, pero hindi nang gagamot. Doctor of philosophy kasi siya. At isa rin siyang dalubhasa sa pag-aalaga ng stingless bees na sinasabing native bees dito sa Pilipinas. May mga tumatawag dito bilang luko. Sa ibang lugar ng bansa, ang tawag nila ay kiyot, lukutan, at libog. Basta yun na. Baka masensored pa tayo. Hectic ang schedule ni Doc PJ sa pagbibigay ng seminar sa iba't ibang panig ng bansa tungkol sa pag-aalaga ng stingless bees. Kaya maswerte kami na naabutan namin siya sa kanyang farm. Nag-obserba kami rito kung paano inaalagaan ang mga stingless bees. Nakipagkwentuhan siya at hindi niya ipinagdamot ang kanyang mga nalalaman at karanasan tungkol sa stingless bees. Lahat yan, binahagi niya sa amin. Simula sa simula kung paano magsimula. Ano ba yan? Puro simula. Pagsisimula ng maliit lang ang kapital. Paano alagaan, paano paramihin, at higit sa lahat, paano pagkakitaan. Dito na, nagkuwento si Doc PJ. Hindi mo, yung bababa, yun yung mga una kong lipat. Tapos pag napalta na, yan ah. Pero kahit gano'ng katakas, basta... Oo, patong lakas. Ba't rin parang may tambutso? Iba-ibang ano yan, subspecies. Magka-ibang subspecies. Ano gawa nila? Oo. Sila nang nagano nun? Yan ang ano, yan ang batumin. Ito yung propolis. Oo, oh, propolis ano? Ito. Sila nang tumirado niyan. Ang galing ano? Yan ang propolis. Bumaitak na rin ako. Pagod nila yun, hindi naman ako nasusukat pa eh. Hindi naman nasasakit. Nasaan yung galing sa Binabista? Ganyan din naman. Binabista ka ba galing? Taga Binabista ka ba? Yung pong aming lupa. Meron din silang lugar dun eh. Ari ka mo bro, ba? Ibang subspecies yan. Tignan mo, parang sumabog naman na. Yun, ang pulen, no? Yun. Ba't nga yung ganyan? Parang corona. Iba naman. Ibang subspecies yan. Iba-iba silang gumawa, ano? Saan ang butas nun? Nasa taas. Nakadalawang patong na. Ito yung una, yan sa baba. Yan, ito. Medyo mahina na ito. Ito, susuwitch ko mamaya. Yan, medyo mahina. Basta naliit na ganyan ang butas. Ito yung mga indicator na humihina. So, mangyayari, may malakas tayo. Switch natin mamaya, wala yung mag-change costume. Baka makulok ay. Mamumulok din yan eh. Ay na, ano, kahit pala gano'n rin ano, Brad, may mga damo-damo na. Oo, gusto ko ano na yung ganyan. Sabi ko, ba't kasi ganyan ang gusto nila? Nasang inyo bro na, ano, set up, ganito lang. Bili lang kayo ng yero. Tapos yung yero ay may apat lang na puste. Tapos? Yan na, lagyan lang ninyo ng ganyan, parang... Ay, picture ah. Ito yung pagka galing ito, sa wild. Oo. Ito yung gagawin ninyo. Ito yung bibili natin sa wild. Yan. Yan yung galing sa wild. Yung binibili sa wild. Ang maganda dyan, mura. Hindi ganito mangyayari. Ito. Ang ginagawa dyan,
Tinatabtab. Tabtab. Paikot. Mamaya, sampo lang ko kayo dito. Doon kayo sa malayo. Tapos, dapat yan, matagal na nakalagay dyan. Katulad dito, more than one month. Dahil? Yung behavior niya. I-adapt niya yung, ano niya, yung sa environment. Kasi nito mga ito, balik-pasok na. So, ibig sabihin, alam na nila yung lugar na, lugar na doon sila babalik. Pag nilipat natin sa box, walang mintis yan. Hindi yan mamamatay. So, kailangan naka-stack ng mga isang buwan. May mga factor na hindi nabubuhay. Katulad ito, mayroon pa pala. Ito, patay ito. Dahil? Hindi kinaya ang adaptation. Yan, wala. So, yata, wala din eh. Nagulok. Pero ang pabibigay ko sa inyo talagang yung magaganda. Pero yung ano, yung... Yeah, katulad dito. Pero yung laman dati niyan... Naglipat sa iba. Lumipat sa iba. Nandyan din lang naman yung ano, yung bubuyog. Nalipat lang sa ibang bahay. So, pwede kayo magparating ng halimbawa yung... Iniiwan nila. 50 piraso. No, pwede. Yung binabalak mo, sir, na 100. Nag-negosyo kayo eh. Tapos bibigyan ko agad kayo. Okay lang ako, kumita na ako. Eh, paano naman yung tinuruan mo? Pwede palang ganun eh. Ayun ang sinasabi ko dun sa ibang beekeeper eh. Pwede palang. Pagkatapos nung maibigay ninyo, sisirain naman ang pangalan ninyo. Tingnan ninyo, dami mabalik sa akin. Kasi sabi ko, saan ho ba gusto nyo lumagay? Sa mura, sa mahal? Ito ho yung mga option. Yun lang, take the risk na talagang pag bumili ka, hindi ho maaaring hindi mamamatay ang ilan. Ilan lang naman. Hindi lahat. Kasi ho, yung tinatawag na adaptation eh. May adaptation yan eh. So, kung hindi makaka-adapt, so be it. Walang problema. Lahat naman ang inaalagaan. Mortality talaga. Kasi yung beast naman, ay nandyan din lang. Lilipat lang sa iba. Yung ano lang, yung pinaka-bahayan lang. Hindi mo ililipat sa box. Ganito muna. Tapos magpaparating tayo ng feral habang mag-o-order tayo manggagawa ng box. Ito yung feral. Oo. Ganyan na feral. Yung feral colony. Yung direct from the wild. Oo. From the gubat. Hindi naman kailangan gagawin natin mula. Kasampu lang parang ganyan. Pero lakihan na ninyo. In preparation kasi, ang gagawin natin, yung pag inilipat, dininin muna natin papatulong. Kawain na haligi ko. Pwede rin yun. Kawain na haligi. Pero kung kayo makakapaghaligi ng haligi talaga. Maganda-ganda na, ay gandahan na ninyo. Ikaw, ipang ba dun? Sa lupa nindak ko yung bulong nindak natin, bigyan tayo. Tapos yan ah, yapos lang ang ah. Ito may rambutan eh, pinutok yung rambutan. Ito nalipad na, ito mga nalipad na ito, yan. Yan na yan. Si Ate Mimi ba meron pa? Meron daw din. Oh, dito na muna muna ng puno. Mga pinagbib ako, bumibili talaga si Pre. In every business may equity. Kaya nga daw kumaya dito. Kunin niyo yung laging ko na ay mura. Hindi yung supposed to bing papupuhunanin niyo. Yun ay sasama niyo sa kwenta. As yun. Kaya niyo bawiin yun. Hindi, ibig sabihin ko doon muna sa katabi sa tiya, mga tiya, tiyo kong luti. Kukuha muna ka na puno. Ah, pagkawayan ng mga puno. Tutumado muna ako ng mga panghaligi. May dumapo sa akin isang balagkit. Ano? May propolis yun, dala-dala. Ari yung isang species, tingnan ninyo yung isang species. Ano lakas na. Laki. Ito. Ari si General. Ball. Ganda ng ano bahay na. Pwede nga tayong paggawa ng ganyan. Ay, tsaka. Ito muna pala ating i-prepare. Oo, at mauha. Ito, tsaka gano'ng pergola. Yung gasepo na gano'n. Ganyan naman, madali na. Kami gano'n. Kasi mauna lang. Hindi ang problema, bibili ng yero. Dusot, ano nga. Ang hardware ba sa Mayaw? Ay, yung ano? Isang shop sa Mayaw, makalabas ang uwan. Ano? Ibigyan pati kita pera mamaya. Ay, kami na rin. May binili ng kakot, nakawayang ko doon. Binili ko din eh. Ari po yung isang species. Binili niyo yung isa. Yung ito. Layo-layo. Pero ito, pagka yung... Ito yung second layer. Ito magsisimula na itong tumaas. Plywood yung divider na ginawa yung brother na. Mawasak na yan. Yung lipara no. Oh, dami. Ba't sa kamay? Malalayo-layo kayo ng kamte. Ba't sa kamay? Hindi ba kumakagat? Nakagat. Yung kamay mo. Ay, ayos lang. Hindi mo kagaya yung laywan yan. Yan, may kisot. Ay puno. Yan, aangat na ito. Puno na yun. Pag ganito na yung kulo ninyo, yan na. Available na yan. Ilang taon na yan? 6 months. Ah, 6 months. Yung mga nga, wala pa 6 months kasi dito lang COVID ko ito na inano eh. Yan ang honey oh.
Meron yung honey, pulin. Lundok yung bahay. Ito yung brood. Ito yung brood. Ito yung kanilang bahay. So, yan yung pangit logan nila. Pag ganyan, ganyan ha. Pwede ito na lang. Alisin na ninyo yung divider. Tulog na eh. For expansion na ito. Tapos tatanggalin mo yung takip ng butas. Hindi na, sila na yan. Sila na? Alam mo, para lang. Tapos yung mga matured dito yung matured. Yung dalawa na lamang. Ano, pagkalama mo, hindi ko nakikipo. Asan? Ayan, no? Ayan, no? Oh, expanded na ito. Pagka meron na itaas, ganyan. Ayan ang hani. Ay, yung brood nila, nasa ilalim pa rin. Sa ilalim ang brood. Ganyan. Kalapit, masama talaga dada. Kumagat to. Kakagat yan. Kaya nga ako yung nagbonnet na. Kumagat sa labi. May dala ako eh. Pero yung kagat nila ay tolerable. Oo, mas masakit pa lang, gam. Nanti mo. Nakagat lang. Parang lahong nagmapo. Sakit pa yung kagat na lang, gam. Ah, bro. Ayan. Aray. Kaya sabi nga nung ibang tatanong kung... Ah, habol-habol na ako. Oo. Hinahablo ko, bro. Binagyan mo ko na rin. Garap? Nga, tulo yung pulot eh. Sarap! Wala ka rin box na arbol? Ayun, ano, box ko ng laywan, nalayas. Lagyan ko nga ng lukot. Hindi ka ngayon eh. Ayan, ito na mga kanyang opening. Lit. Kapiranggut lang. Hindi, ito na nga agad. Lapit kayo dito. Ano, usok lang? Hindi, wala ito. Mabait ito. Ito kayo, nadikit na nila. Ito, yung tikitan nyo yung nasa libro kahapon, spiral brood, ano? Ito, kaya tawag ito yung munggu-munggu. Parang isinabog na munggu. Oh, ang bahay, oh, yan o. Oh. Eh, kapiranggut lang yan, ang honey niyan o. Oh. Yan o. Oh. Ito pollen, yun o, honey o. Oh. Yan o. Oh. Ayun, pa. Hmm. Saan nakatagal yan, Doc? Ha? Matagal na ito, taon na. Ah, ganyan pa lang ang sipsipin ninyo. Patagay mamaya. Yeah. Pero ganyan pa lang yung ano nyo. Dali, Adela. Masarap! Matakot-takot yung malapit ang hospital lang talaga. Masarap yan! Parang yung pininom din natin kahapon. Oo, oo. Yung may asim sa parang champoy. Ang tawag dito, yung isa'y tetragonula biroy. This is tetragonula labiseps. Tapos yung iba pa, yung mahaba ang trotot, na parang naka-erect na penis. Tetragonula iridipenis. Ba't sarado yung isang butas? Eh, sinarado nila. Para sa temperature regulation. Sila namin siyang gumawa. Ito yung kanyang brood, oh. Nawala yung queen eh, na dinalabas. Ano yan, bagong lipat yan o paano? Hindi, matagal na. Nalabas din yung queen, may queen niya eh. Wine nga. Yun. Yung honey, oh. Nasa loob, ayaw lumabas. Yung honey, oh. Daniel, gaya. Harap. Yan, ito, oh. Ito, oh. May bingot. Ah, change costume ako. Dok, magpapagta ng mga palal. Ah, maglilipat po tayo ng peral. Para hindi mataray. Hindi kayo sa layo layo. Baka po mas matagal pa sa asawa ko yan. Obis na yan. Obis na yan. Aragel, ang sunis? Santol. Santol? Ah! Santol ko pala ka rin. Pinakulong-hulog ano? Santol ano? May sana. Katakot ko na. Wala naman kayo. Bawa ko tayo na. Ito pag itong... Ganitong polo niya itong... Very good. Ayala, buhat naman sila sa akin. Yun. Puro honey. Lakas niya. Bakit mayroong malakas, mayroong mahina? Yan nga, yan yung distance. Ito kasi yung mga natira na yun. Paano malalaman kung sila yung matara yung mga? Maraming ano, maraming tao. Sa labas, makikita niyo yung polo. Ah, ganun siya. Kung matapang o hindi, marami sa laban. Habol-habol kayo, bro. Ah, hindi pala pwede yung ganito, Brad, na ano?
Pwede rin, kaya lang mayroon niyang naiiwan. Nakita mo yung ano? Tandaan? Diyo! Amoy. Ano 'yung tsura ng flight tube? Ah, 'yung sa butas. Para 'yun na 'yung magiging guide. Pagpasok. Kahit saan mo na ilagay 'yan, mapupunta nila 'yan. Sa butas? Hindi, 'yung box. Hindi, dito sa dating pwesto. Sa dating pwesto. Diyan, oh. Tapos kung ano 'yung pwesto niya, hindi na magiging pwesto niya dito dapat. Kasi parang bahay na pinilipit mo 'yung pag pasok nila ngayon ay dati ay salas ngayon ay CR na. Oo. Kasi na, titibagin na. Tanggalin ng debris. Ay, nakita ba siya ngayon sa garo? Sasarin ko sa sariya, ganito dalawang po. Ikaw lang. Ikaw magsasalin? Nasira mo yung iba niya. Wag. Hanggat maaari. Yung brood? Oo. Yung brood ba niya nasa gitna? Yan. Sa mismong loob. Hindi kailangan linis na linis. Basta magkasya lang dyan tabak. Yeah, pag sobrang ganyan, di malaki na. Doble. Basta pagkasyahin lang tabak. Parang lilinisin lang siya. Oo. Liliitin. Para lang magkasya tabak. Paano yung mga nasa timba? Mas malaki yung box, no? Di pwede mong ilagay ng Ah, aalisin mo rin yung debris. Pero magkasya lang sa timba, okay na. Dugo na ba kayong canister? Yung nakalimutan ng sarap. Doon sa lalagyan ng tubig muna. Ano ba yan, Brad? Pulin. Pwede bang hindi ilagay sa canister? Di pulin. Nalilipad. Ay, kaakin mo lang ipapatong dingit para lumayo yung bubuyo. Habol mo. Sabi, bibili mo lang ito ba yan? Ang dami yung pulin, ano? Tapos gano'ng katagal uli siya dyan, Brad? Okay. Tapos ang kami lilipat na ng pwesto niya talaga? Oo. Doon sa mga gano'n, yung mga stand na yung sulo-sulo. Yan to, pagtatak dyan. Siya nga. Hindi kayo pala dyan, Dok. Ayan. Papasok na yan dyan. Yan pala pagtatak dyan. Paano yun pa? Pala yung natatakasan na. Kaya ako hindi makapagano'n ako yung tilay, guys. Tumalo. Ano yung accident eh? After 3 months, may 3,000 ka na. So 2 weeks yung sa pera, tapos 2 weeks ulit to. Ano? 100 colorless? Ako, punta ka na sa pera niyan. Papatay mo muna ako. Sa mga puno. Pwede pa lang yan. Kita ko ba yun? Oo. Meron pa? May mga rason kung bakit kayo nagbibigiping. So, hindi laging kung titingnan ninyo tingnan nyo. Once you hear the word beekeeping, lagi kong inyong nasa isip, pulot agad ano. Kasi nakikita ko nyo sa nagdi-display sa mga naglalaywan, nagbubuyog ay pulot. But to tell you ha, if that is the notion ninyo as a beekeeper, you are the poorest beekeeper. Ano ang ibig ko sabihin na bakit kayo yung pinakamahirap na beekeeper? Ang pulot ko ang pinakamurang byproduct. Take note to that. Alin pa mas mahal? Mamaya, papakilala ko sa inyo. So, ngayon ho, ang holdings ko ng pinakamahal na is nasa more than 1 ton. So, hindi kumulang na pagkauna pera yun ang aabutin mo ng 1.52 million. Pero kalagay lang sa sako. Okay?
ay info ay maganda. Pero bago ho kayo umabot doon, bago ho tayo dumating dyan sa mga byprata, kailangan kong yun ang pag-alaga mo na kasi doon ho tayo mag-i-start ng kukunan ng byproduct bago tayo makapag take off do sa mga byproduct development. Kasi mas malaki ho yan. Saka napakadali. Dito lang sa laboratorio ko, pwede ko din ituro sa inyo eh. Milalabas ho kung isa, yung part 4 sa ATI this coming November sa huling video. Ito ho yung ilalagay. So, unang rason dito, napaka-importante ho niyan. Kung wala po ang pollination, sabi nga po ni Albert Einstein, if we're not for the bees, we have only 4 years of life to live. 4 na taon lang pong ibubuhay ng tao sa mundo pag nawala ang mundo. Kaya napakalaki ho ng influence niyan. Yun ang ating mga magsasaka kung wala ho ang... Tingnan ho ninyo yung pinapangit ko sa video. Kada 3 subo ng inyong kutsara, 2 ho nun gawa ng bubuyo. Kahit nung sabihin, again, hindi yan ang halaman. Okay lang. Pero ang halaman nun, hindi mabubuhay nung wala ang pollinator. Kasi majority ng mga major crops, lalo na yung mga valuable crops, high value crops na tinatawag sa agriculture, yan na. Lahat po yung ipinopollinate except for palay. But among the monopod, ito yung mais at saka palay ang hindi pinupuntaan ni Bubuyo. Ang mais pinupuntaan to get pollen kasi sila po pinopollinate ng hangin. Pero ang ating coconut, ako, based from my study noong 2014, ito yung isang output ko sa aking dissertation, ang 75% to 80% of the honey and pollen ng ating kong bubuyog dito sa Quezon province, kasi kumuha ko ng sample ng pulot sa buong Quezon, ay majority ho based from the pollen analysis galing ho sa niyo. Eh lagi kong tatanong sa inyo, ilan po ang puno ng niyog sa inyo paglalagyan? Why niyog? Niyog is a perennial source of nectar and pollen. Meron ho bang panahon ng pamumulaklak ang niyog? Wala. Hindi ho katulad ng rambutan, ng mangga, seasonal. Pwede rin ho natin siyang gamitin for seasonal fruit trees. In fact, I am using it as contract pollinator. Paano ho nangyayari yun? For example, the mango growers of Bulacan, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, mangwala akong bubuyog yan, but they grow a lot of mango. So, ang dilo ganito. They will rent a pollinator just to pollinate their crops in 2 weeks. Pak! Alam mo magkano bayad? 1.5 ang isa. Isang colony? Isang colony, isang box. Ay, 100 colonies, 2 linggo. Ah, kalug. Ang 150,000 ang 2 linggo. Pwede ho ba ako magbubuyog? Pwede ho. Hindi ho yan katulad ng tubo, ng palay, ng mais na kailangan mo ng malawak para ka maggawa na... Eh, talagang hindi. They fly. O, eh, ang ganun ho katagal, ang laywa na alipad ho, 5 kilometro pa ikot. Ang lukot, 500 metro pa ikot. O, bakit mo kailangan ng ganyang kalawak ay maglagay ka lang sa tabing bahay? Eh, mga akin ho, mga farmer sa General Luna, sa Unisan, sa Agtangan, sa Pagbilao, lahat halos ho yan. Puro backyard beekeeping yan pag ako nag-harvest. Sunod-sunod yan. They earn from the honey and yun pong kanilang bubuyo is the one that pollinates pepino, ampalaya, kalabasa. Kaso mag integration ng local farming system to beekeeping. Sabay. And maganda pati dito, nag-i-encourage ho siya ng ecological awareness, nag-i-encourage din ho siya ng tinatawag na organic farming practice. Aminin ko na ho, opo, interesado na kami at kumbinsido pumasok sa stingless beekeeping. Pero teka, may problema. May lugar ba kami na pwedeng gawing bee farm o apiary? May lupa ba ako? Iyon ang malaking tanong. Pero ang tabayanan niyo ho sa susunod na linggo, muli niyo ho akong samahan, may bibisitahin tayong lugar. Titingnan natin kung pwedeng gawing bee farm. Hanggang dito na lamang, maraming salamat po at magandang araw sa inyo.